Magandang araw mga bata, kamusta na kayo? Ngayong araw na ito ay ating ipagpapatuloy ang ating talakayan tungkol sa sosyo-kultural at pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Handa na ba kayong matuto? Magaling kung ganun. Ating talakayin ang paglaganap ng Islam sa Pilipinas. Ang Islam ay isang relihiyong nakarating sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga Arabong Muslim. Sila ang umambag sa mayamang kultura ng mga Pilipino. Si Allah ang tawag sa Diyos ng mga Muslim. Si Muhammad ang propetang nagtatag ng Islam bandang 600 Christ era. At Quran ang banal na aklat ng mga Muslim. Ang makikita nyo sa larawan ay si Muhammad na kanilang propeta o propeta ng mga Muslim. Ating pag-aralan ang timeline ng paglaganap ng relihiyong Islam sa Pilipinas. Noong 1210, ang pagdating ng mga Arabong mangangalakal sa katimugang bahagi ng kapuluan. Noong 1280, dumating sa Sulu si Tuan Masyaika, itinuturing na kauna-unahang nagpakilala ng Islam sa Pilipinas. Noong 1380, mula Malaka ay dumating si Karim Uy Makdum sa Sulu at nangaral ng Islam. Noong 1390, dumating si Raha Baginda ng Palembang sa Sulu. Hinikayat ang ibang katutubo na lumipat sa relihiyong Muslim. Noong 1450, dumating si Abu Bakar mula sa Palembang. Siya ang kinikilalang nagpalaganap ng Islam sa Sulu. Si Abu Bakar pinagkalooban ng pangalang Sharif ul-Hasim nang maging kauna-unahang sultan ng itinatag niyang pamahalaan batay sa sultanato ng Arabia. Dumako naman tayo sa wika at sistema ng pagsulat at edukasyon ng mga sinaunang Pilipino. Baybayin ang tawag sa alpabeto ng mga sinaunang Pilipino. Binubuo ito ng 17 titik na may 3 patinig at 14 na katinig. Balat ng punong kahoy at dahon ng saging naman ang nagsisilbi kanilang mga papel. Matulis na bakal at kahoy ang ginamit o ginagamit nila bilang mga panulat. Hindi formal ang uri ng edukasyong ginamit noong unang panahon o noong sinaunang panahon. Sa loob ng tahanan, nagsimula ang edukasyon. Dito, isinalin ng mga magulang ang iba't ibang kaalaman. Bahagi ng edukasyon ng mga sinaunang kabataan ang mga kasanayan sa pagtatanggol sa sarili at mga pangkabuhayang gawain tulad ng pangangaso at pangingisda. Pagsalin o pagsasalin ng kultura. Musika at sayaw. May mga kaalaman ang mga sinaunang Pilipino sa paggamit ng instrumento at sa paglikha ng musika. Ang kanilang mga instrumentong ginamit ay ang gansa, isang uri ng tansonggong na ginagamit pa rin ng mga katutubong taga-Cordillera. Ang kaleleng, ito ay gamit ng mga taga-Bontok na pinatutunog gamit ang ilong. At ang tambuli, gamit ng mga Tagalog na yari sa sungay ng Kalabaw. Ngayon naman ay ating alamin ang sayaw at awit ng mga sinaunang Pilipino. Dalot, isang mahabang berso na binibigkas ng paawit-awit ng panghaharana ng mga sinaunang Ilocano. Ang ayeglu, awit din ng mga igorot sa panghaharana sa iniirog. Tinikling, isang sayaw na hango sa galaw ng isang ibong tikling. At pagdiwata, isang sayaw ng pasasalamat sa magandang ani. Narito pa ang ibang sayaw at kung saang lugar ito nagmula. Ang dalot ay mula sa mga Ilocano, ang ayeglo ay mula sa mga igorot, ang pagdiwata sa mga taga-Tagbanwa sa Palawan, ang pamulad isda sa Negros, ang salidsid sa Kalinga, ang bangibang sa Ifugao. Ang kanilang mga instrumento at kung saang lugar ito ginamit ay ang gangsa sa Cordillera, kalengleng sa Buntok at tambuli sa Tagalog. Ngayon na may dumako tayo sa panitikan at sining ng mga sinaunang Pilipino.
may dalawang anyo ng panitikan ang mga sinaunang Pilipino, ang pasalita at ang pasulat. Sa pasalita, upang maipaliwanag kung paano nilalang ang daigdig at ang tao at upang maisaraysay ang kabayanihan ng mga pambihirang tao o Diyos. Halimbawa ay sabi, sawikain, bugtong, suliranin at indulanin, uri ng awiting kalye, talindaw, awit ng paggawa ng bangka, uyayi at hele at tigpasin, awit ng pagsasagwan. Number 2, pasulat. Halimbawa nito ay ang larangan ng mga Maranao at Ibalon ng mga Bicolano. Nakatala naman sa Tarsilya ang salaysay ng pinagmulan at pinagnunuan ng mga taga-Sulo at Maguindanao. Pagdating sa sining ng mga sinaunang Pilipino, makikita sa mga kasangkapan at gamitang pandigma ng mga sinaunang Pilipino ang kanilang pagiging malikhain at ang angking husay nila sa sining. Patunay nito ang mga nahukay na kagamitang bato, mga palamuting yari sa kabibe at luwad, mga tapayan na ginagamit sa paglilibing at larawang guhit na natagpuan sa loob ng yungib sa Anggono at Palawan. Nahukay sa mga labi sa Batangas, Mindoro, Samar, Butuan at Surigao ang mga gintong punyal, sisidlan, ngipin at alahas na animoy hinabing tela. Liban sa ginto na nahukay, may nahukay din na hindi mabilang na mga banga, palayok at tapayad na may iba't ibang disenyo, ukit, kulay, hubog at laki. Ipinakita dito na mayaman at magkakaiba nilang estilo sa paggawa ng mga palayok. Ngayon na may ating talakayin ang panahanan ng mga sinaunang Pilipino. May malaking kaugnayan ang heograpiya sa pagpili ng panirahan ng mga sinaunang Pilipino. Nagtayo ng mga tirahan ang mga sinaunang Pilipino tulad ng sa malapit sa baybayin at tabing ilog upang malapit sila sa kanilang mapagkukunan ng yamang tubig. Higit na mabilis din silang nakapaglalakbay sa tubig gamit ang bangka kaysa sa mga bako-bakong daan. May mga nanirahan din sa kabundukan upang sila ay makapagkaingin. Ang estruktura at estilo ng mga tirahan. May iba't ibang uri ng tirahan ang mga sinaunang Pilipino, tulad ng yungib sa gilid ng bundok. Patunay rito ang Anggono Rock Shelter sa hangganan ng Anggono at Binangonan Rizal. Halimbawa ng mga yungib na pinanirahan o pinaninirahan ng mga unang Pilipino ay ang Kalyaw sa Peña Blanca, Cagayan, Bato sa Sorsogon at Puyong at Tabon sa Palawan. Mga uri ng bahay. Bahay kubo. Ang katutubong tirahan ng mga Pilipino. Yari ito sa mga materyales na madaling matagpuan sa kalikasan. Ang fayu o falle. Ang tahanan ng mga katutubong naninirahan sa hilagang bahagi ng Pilipinas, partikular sa Cordillera. Ang torogan. Ang impluwensya ng Islam sa arkitektura ng rehiyon. Ito ay hindi pangkaraniwang tahanan sa sultanato, bagkus para sa dato. Ang tradisyonal na tirahan ng mga Badyaw ay makikita sa Mindanao, partikular sa mga baybayin ng Sulu, Sulusi at Celebesi. Ang Raku, dulot ng lokasyon nito, kaiba ang tahanang nabuo sa Batanes, kung saan matatagpuan ang sala at tulugan sa kusina. Ito ay walang tiyakad at nakatayo sa mismong lupa. Ang bahay na ito ay may lime at bato. Ating ngayong gawin ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Tama o mali? Isulat ang T kung tama ang ipinahahayag sa pangungusap. Kung mali, isulat ang salitang M sa patlang sa inyong kwaderno. Number 1. Ang bawat bansa ay may sariling kultura. Tamang sagot, letter T. Tama. Number 2. Ang putong sa ulo ng isang lalaki ay sumisimbolo sa kanyang katapangan. Tamang sagot, letter T. Tama.
Number 3, ang mga Pilipino noon ay mahilig sa pagsusuot ng alahas tulad ng porselas, kwintas at hikaw. Tamang sagot, letter T, tama. Number 4, ang ama ang kalimitang nagbibigay ng pangalan sa kanilang mga anak. Tamang sagot, letter M, mali, dahil ina ang nagbibigay ng pangalan sa kanilang mga anak. Number 5, ang patadyong ay pangibabang kasuotan ng mga babae. Tamang sagot, letter T. Ang patadyong ay pangibabang kasuotan ng mga babae sa Visayas. Ngayon ay gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 4. Isulat sa isang buong papel ang kasagutan. Bakit mahalaga ang kultura at wika sa isang bansa? Sagot, mahalaga ang wika at kultura sa isang bansa dahil ito ang nagsisilbing patunay ng pagkakakilanlan ng isang bansa. Hindi masasabing isang ganap ang isang bansa kung wala itong sariling kultura at wika. Mahalaga ang wika at kultura dahil ito ang sumasalamin sa mga taong naninirahan sa isang bansa. Sa pamamagitan ng wika at kultura ay madali mong malalaman kung anong uri ng mga tao ang naninirahan sa isang partikular na bansa. Halimbawa na lang tayo mga Pilipino na nakatira sa bansang Pilipinas ay may sariling pambansang wika, ang wikang Pilipino. Mayaman din ang ating kultura sa larangan ng panitikan, musika, sayaw, kasuotan, paniniwala, tradisyon at iba pa. Ngayon ay gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 5. Hanapin sa ibaba ang mga salitang may kaugnayan sa sayaw, musika at panitikan. Ang mga nakita nating salita na may kaugnayan sa sayaw, musika at panitikan ay ang dalot, tambol, salidsid, ibalon at mumbaki. Ito pa ang mga karagdagang konsepto at impormasyon na dapat ninyong malaman. Pintados, ang bansag ng mga Espanyol sa mga katutubong Pilipino na may permanenteng disenyo at marka sa balat o tato sa katawan. Mumbaki, ang taguri sa pinunong panrelihiyon ng mga igorot na nagsisilbing tagapamagitan ng tao sa mga espiritu at itinuturing ding manggagamot ng kaluluwa. Baybayin, ito ang tawag sa alpabeto ng mga sinaunang Pilipino na binubuo ng 17 titik na may 3 patinig at 14 na katinig. Panitikan, ito ay may 2 anyo, ang pasalita at pasulat. Ginagamit ng mga sinaunang Pilipino upang maipaliwanag kung paano nilalang ang daigdig at tao upang maisalaysay ang kabayanihan ng mga pambihirang tao o Diyos. At dalot, isang mahabang berso na binibigkas ng paawit. Hinaharana ng mga sinaunang Ilocano ang kanilang iniirog. At dito nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. And please don't forget to subscribe to our YouTube channel. Just hit the like button and the bell button para sa ibang mga updates at notifications sa mga aralin natin sa Araling, Panlipunan para sa grade 5. Muli, this is your teacher, Teacher Alvin, nagsasabing thank you, hanggang sa muli at paalam.